ipinahihintay natin lahat ang anak ng Benguet, ang nag-iisa pinamahal natin, the Soaring Falcon of Benguet, Congressman Eric Gonya! Ay, pinamahalin sa ating mga kaibigan. Grabe! Ibang klase para tayo may Adibay Festival. Nung nakita ko sa labas, ako yung kiniabutan. Sabi ko, ibang klase magbahal ang mga taga-Benguet. Kaya nga, kundyo, anong mga ginagawa ko ngayon? Nung nanalo tayo, bumaba ako sa Kongreso. Every time mag June 30, tanggal kagad ang mandate ng mga congressman. Ang mga pondong na dala natin dito, babalik lahat sa national government pagdating ng June 30. Pero ngayon, nakakuha na ako ng commitment na yung 400 million na tupad natin, hindi mawawala na dito pa rin. Yung IELTS natin sa DSWD, hindi mawawala na dito pa rin ngayong 2022. Siyempre, yung pinaka-importante sa akin at sa atin, yung libreng pagpapagamot sa Benguet Gen, Baguio Gen, tuloy-tuloy pa rin. Alam niyo, sinabi ko to kay Governor Diclas, Gov, nung panahon ng kampanya, Gov, alam mo ba ang laban ko pag nanalo tayo ng doon ang totoong laban? Ngayon, kailangan hindi mauli ang Benguet pagdating sa national positioning. Ang isa sa pinakamagandang balita, pero hindi ko pwedeng sabihin sino ha, ang sekretary ng DSWD, kaibigan ko. Sabi niya, hindi pababayaan ang Benguet. Kaya nga, yung mga may four piece, pwede na ngayon sa tupad. Napagawa na natin yung memorandum sa Donate at Portis, pwede ka na sa tupad. Ngayon, ang susunod ko naman sa July 1, unang-unang ipapile natin bill, yan na po yung pwede na ang double compensation. Yan ang ipapile natin. Kaya nga mga kaiyan, pagdating sa tulong, uulan ng tulong sa Benguet. Ilang araw nang umuulan na dahil 11:30 umuulan na. Ngayon, nagpahinga ang ulan, hinayaan muna ang mga tao mag-celebrate. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag si Congressman Yam, hindi nyo makita muna, ibig sabihin niya, nagtatrabaho na tayo. Kasi hindi tayo pwedeng mahuli pagdating sa national. Alam nyo ba, na ang kinatatakot ko yung hindi ko malagpasan yung nagawa natin. Kaya nga ako, pressured ako simula ng nanalo pa lang hanggang ngayon kailangan kung ano ang nadala natin dito dapat next year mas madami. Yan ang trabaho ko. At syempre, gusto kong pasalamatan ng United Benguet Party na mga kandidato na nandirito ngayon at lahat kayong mga kaibigan namin. Yung mga kandidato natin, may mga nanalo, may mga natalo, pero ito ang kagandahan sa United Benguet Party. Ato ang ilawana, hindi magpapahinga. Itutuloy ang pagtulong. Mayroon mga kansaklan, hindi man siya maging mayor sa susunod na, pero tutulong pa rin sa Sablan. Mayor Sara ng Ato, siya rin, hindi magpapahinga, tutulong pa rin. Pero ni isa sa mga kandidato namin, walang manggugulo. Sabi ko nga sa inyo, hindi trabaho ng United Benguet Party ang manira ng kaaway. Trabaho namin makipag-usap, makipag-tulungan sa mga nanalo. At ako naman, pagdating ng July, lahat ng mga nanalong mayors,
pupulungin natin para magsimula na magtrabaho para pagandahin palalo ang ating probinsya dito sa mahal natin Baguio. At syempre, si Vice Governor Johnny Wagis, ngayon pa lang, tinatanong na niya ako, Congressman, saan ako makakatulong sa iyo at sa mga kaibigan natin? Sabihin mo lang, walang talent fee. Libre, tutulong ako, basta para sa Baguio. Kaya nga, Vice Governor Johnny Wagis, salamat. At hindi namin ihahagis yung pinaghirapan mo dito. At syempre po, nandyan po si Board Member Kaya. Siya po ay hindi pa rin titigil. Tutulong pa rin kay Governor pagdating sa Kapitolyo. Kaya nga sabi ko, itong United Benguet Party, ito ang isang pinakamagandang nangyari sa Benguet. Nagkaroon ng unity, hindi lang ang mga politiko, pati tayong mga tao dito, may unity tayo. Alam nyo ba, nakita ko lang yung sitio ng presa. Yan po ang bundok ng Kabuyaw, mga taga-Kabuyaw. Ako po ay inimbitahan ng church sa may Baguio ni Ma'am Mercedes ng Barangay La Presa. Sunday, May 8, isa lang ang mensahe ko nung ako'y nagsalita. Huwag kayo lahat mag-away para sa kandidato. Huwag kayo mag-away para sa mga politiko. Dahil dapat ang mga politiko nag-aaway para sa inyo. Tama? Kaya nga, salamat kasi iisa ang mensahe nyo sa amin lahat. Iisa ang natutunan namin lahat sa inyo ngayong eleksyon na to. Yung mensahe na ayaw ng taga-Benguet ng mga naninira. Tama? Yung mensahe na gusto ng Benguet, magtrabaho kayo para sa taga-Benguet. Tama? And ayaw ng Benguet ng discrimination. Tama ba? Kitang-kita nyo naman. Yung Tai Chi, nagsimula sa China, pero hindi ko kaya. Mabuti pa ang tayaw. Mas maganda pa ang performance ko kesa sa Tai Chi. Kaya nga ngayon, ito ang hamon ko sa lahat ng mga gustong tumulong. Yung mga dating kritiko sa smuggling-smuggling na yan, tama na, huwag na natin gamitin ang mga farmers, tulungan na lang natin mga farmers. Samahan nyo kami ni Governor Melchor Diklas, subuin natin ang smuggling. Alam ko matagal na yan. Hindi man natin yan mapigilan, pero mababawasan natin yan kapag tayo ay sama-sama. Tama? Ito naman ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, magkakaalaman talaga sino ang may pagmamahal sa farmers at sino yung ginamit lang ang farmers. Maghanda na ang mga smuggler dahil July 1 pa lang magpapile na kami ng resolution inquiry sa Kongreso tungkol sa agricultural smuggling. Bakit hindi natin sinabayin sa eleksyon? Kasi ayaw natin paglaruan ng smuggler ang politika. Ayaw natin na ang mga totoong smuggler ginagamit ang eleksyon. Ngayon tapos na ang eleksyon, maghanda na ang mga smuggler at ang mga partners, kapit-kapit tayo, samahan niyo ako. Kayo ang maging cheering squad ko pagdating sa inquiry ng smuggling ng gulay. At si Governor Diklas naman ang aking kapartner dito sa probinsya upang siguraduhin na yung mga farmers natin na aalagaan namin ni Governor Melchor Diklas. Kaya nga, ang ganda ng tandem natin. May Diklas na tayo, may Yap pa tayo, at meron pa tayong mga Ibenguet. Nandito tayo lahat. Magtulungan tayo, magmahalan tayo. At meron pa ako mga utang sa mga kaibigan natin. Stoppage order ng small-scale mining.
yung payagan ng double compensation pagdating sa mga tupad at ayins. At syempre, kung umiinaw na ang kilometer 3 papunta kay Robin Padilla sa Tublay, kailangan yung Halsema umiinaw na rin. At yung 300 million na Olympic size swimming pool, bukas kamitin ko ang DPWH para ipakita ang design. Dapat ang design, it will be something to be proud of pagdating sa buong Pilipinas. Dapat makita nila ang ganda ng big gift. At yung convention center, yan ang target ko. 2023, maglalagay na tayo ng 100 million phase 1 convention center. Yan po ang mga parating dito sa ating probinsya. Kaya nga po, ngayong hapon na to, meron lang kaming munting pasasalamat sa lahat ng pumunta dito ni Governor Diklas at ng United Benguet Party. At yung raffle naman, bonus yan dun sa mga swerte. Pero walang uuwi ng walang bit-bit. Huwag lang yung bit-bitin ang Bono Black dahil mabigat. Pero grabe, nakita niyo yung mga tao sa labas, parang Adibay Festival. Ito ngayon, ito ang ibig sabihin, ang Benguet bukas na sa pagbabago. Ang Benguet bukas na sa progreso. At ang Benguet, hindi tayo tumitingin kung taga Ikogao ka, taga Monte Province ka, o taga China ka. Basta, kulungan mo ang Benguet, basta, mahalin mo ang Benguet, at basta, alagaan mo ang Benguet, yayakapin ka namin dito sa Benguet. Kaya nga, wala na akong masabi kung hindi abangan natin ang mga magagandang bagay na parating sa ating probinsya. La Trinidad pa lang may pasabog na si Romeo Salda. La Trinidad pa lang sigurado si Mayor Salda mayroong gagawin na maganda na hindi natin makakalimutan. Dahil malay niyo 2025 congressman na natin si Mayor Salda. Kaya nga, tulong-tulong tayo. Ngayon, tayong mga nasa harap, tayong mga politiko, tayong mga public servant, tayong mga kandidato, alam na natin ang gusto ng mga taga-Benguet. Gusto nila ng tulong. Gusto nila ng progreso. Gusto nila yung mamahalin sila. Kaya simulan nyo na ngayon. Kahit wala pang eleksyon, simulan nyo na ngayon. Dahil lahat kayo pwede maging congressman. Lahat kayo pwede maging board member at mayor ulit. Dahil alam na natin ang gusto ng mga taga-Benguet. Tama? Kaya nga po, salamat. Mamaya ang simula na ng meeting namin ni Governor Diklas. Pagkatapos nito, nagsalita na kami, trabaho na kami. Hindi pwede masayang ang binabayad niyo sa amin. Hindi pwede masayang ang binabayad niyo sa amin dahil kami ay bayad kada oras ng gobyerno galing sa taxes niyo. Okay po ba yan? Kaya sabi ko, pressured tayo. Kailangan sa national, siguraduhin natin marami pa rin ang madala natin pondo. DSWD, safe na tayo. Isusunod ko na yung secretary kung sino man ang dole. Pagkatapos yung DOH pag meron na. At pagkatapos yung infrastructure natin. Kaya nga huwag kayong mag-alala. Yung pangako, ngayon ko palang sasabihin. Noong kampanya, hindi ako nangako. Ang sinabi ko lang, itutuloy ko ang ginawa ko. Yung pangako, ngayon pa lang.
magiging first class province sa Benguet pagkatapos namin gobernador. Kaya nga, mga kailan, gusto nyo pa ba ng demolition job sa mga governor at congressman nyo? Kaya lahat tayo ipakita na natin na tapos na, nagsalita na ang taga-Benguet, ayaw namin ang naninira, gusto namin nagtatrabaho. Tama? Kaya po, salamat mga kailan. Alam nyo, ang dami ko dapat pasalamat ang tao ng mga tumulong. Pero pag sinabi ko, baka malaman nung gusto tumakbong congressman sa susunod punin. Ang dami tumulong sa akin. At kayo lahat, isa na kayo dun. Yung mga core leaders natin, yung mga mayors natin, lalong-lalo na sa Bongbong, grabe ang ginawa ni Mayor Bongbong Marcos Juarez. Ibang klase. Yung 290 na natalo si Congressman Yap, doon dapat yun, wala tayong boto. Pero dahil si Mayor Bongbong Juarez, inikot niya ang Bongbong. Sinabi niya sa taga-Bongbong kung ano ang tulong na nagawa ni Congressman Yap. Kaya dumami ang boto ni Congressman Yap doon. Kaya Mayor Bongbong Juarez, salamat po. At syempre kay Vice Mayor Adriano Carantes. Yan pa rin para sa akin ang mayor ko sa Itobon. Alam niyo ba sa Itobon? Sa Itobon, 54% si Mayor Palamdan ang pinanganak sa Itobon, naging mayor ng Itobon for 9 years. Ang inyong congressman na 2 years pa lang nakatira sa Itobon, 46%. Kaya hindi ko alam paano kayong masasalamatan. Pero galing sa puso ko, salamat mga mahal kong kababayan sa Itobon. At ang mangkayan at bugyas nandito, salamat ang hindi nyo pinabayaan ang inyong yak. Kasi yung mga ninuno ko naging mayor ng Bugyas. Siyempre, pag mayor, kamag-anak ko na. Kaya kami mga hindi alam na solid north kami. Tama? Solid north! At siyempre, ang kapatid ko sa Kibungan, ang mga taga-Kibungan. Ang kapatid kong babae doon, at siyempre, ang tatay kong mayor na pinakanaon ng dumating, Mayor Bolitas ko. At siyempre, ang bagon na si Mayor Bill Raymundo. Ito pong si Mayor Bill Raymundo, sino mga taga-bagon dito? Alam niyo ba anong ginawa niya? Siya ang mayor niyo na pinaglaban kayo sa Aboitis. Galing, di ba? Yung mayor niyo matapang, binangga ang Aboitis, o itinimanda siya ngayon. Okay na ba ang kaso mo? Okay na? Tatlong kaso ang binigay sa kanya ng Aboitis. Pero dahil inuna niya ang bakon, kaya bakon, mahal na mahal kayo na mayor niyo. Mahal na mahal ko rin kayo. At huwag kayo mag-alala, tutulungan mo ipiansa ang mayor niyo pag nakulog. At syempre po, ang kapangan, Mayor Manny Permin. Salamat sa mga taga-kapangan dun sa suporta na ibinigay niyo sa amin. At syempre, kay Mayor Monar ng Sablan. Salamat sa mga taga-Sablan. At hindi tayo natalo dahil nandyan pa rin si Mayor Monar na tutulong sa atin. Okay? At syempre, yung Tuba ang pinaka-makulit na mayor. Si Mayor, lagi sinasabi sa akin, Congressman, yung kalaban ko, ikaw rin ang gusto. Sabi ko, Mayor, mananalo ka.
nanalo nga si Mayora, pero Tuba, salamat. Ako po ay adopted son din ng Tuba. Kaya salamat sa mga taga-Tuba at pinakita niyo talaga ang inyong pagmamahal. At syempre, doon sa akin tinitingal ang mayor, si Mayor Romeo Salda. Ang La Trinidad, napakalaki ng utang na loob ko sa La Trinidad. Ibang klase ang binigay niyong boto kay Congressman Yap. Alas pwede ko pa lang palitan si Mayor. Palit na lang tayo. Pero salamat La Trinidad at syempre kay Madam Chairman na napakaganda na hindi naman mukhang senior citizen. Salamat sa lahat-lahat ng tao. Kahit yung hindi botante, kahit yung bata na sinabi, Mami, iboto mo siya. Salamat. Hindi mababayaran ng salamat ang ginawa nyo. Kaya nga ang utang na loob ko wala sa mga negosyante, ang utang na loob ko wala sa mga kontraktor. Ang utang na loob ko nasa inyong lahat, nasa tao. Kaya ako magsisilbi para sa inyong lahat. Naalala niyo ba nung sinasabi ko nung kampanya? Hindi niyo kailangan makantay ng 3 taon. Pag sinabi niyo gusto niyo na ako mag-resign, hindi na kayo masaya sa akin, hindi niyo na ako mahal, kahit hindi pa ako nag-o-taking, pwede na ako mag-resign. Lahat ng sinabi ko, totoo po yan. Kayo ang dahilan kung bakit ako nandito. Kayo rin ang dahilan kung bakit ako bababa. Hanggang sinasabi niyo magtrabaho ko, magtatrabaho ko. Pag sinabi niyo, Congressman Yap, tumigil ka na, titigil na ako. Kaya nga, ito ang pagmamahal ko sa inyo. Yung posisyon ko, ninalagay ko sa kamay niyo. Hindi kayo mag-antay ng 3 taon. Nasa kamay niyo yan. Araw-araw pwede kayong bumoto. Araw-araw pwede kayong magsalita. Alam na ng kapatid ko na mauubos na ang battery. Kilala na talaga ako. At syempre, si Mayor Tindaan ng Bugyas nagtatago. Siguro ayaw na dito, baka mahingian siya. Mayor Tindaan, salamat. Salamat sa tulong na binigay mo sa iyong kapatid at syempre kay Governor Diklas. Salamat. Hindi talaga mapasalamatan lahat. Hindi kayang isa-isahin. Kasi kung isa-isahin ko, yung mga nasa labas, yung mga nasa loob, titirik na ang mata sa gutom. Kaya nga, pagkatapos ko magsalita, pagluto ng pagkain, kulang pala ang 30 baboy, kaya naghanap pa kami ng aso. Ay! Joke lang. Nagpahanap pa ng baboy. Pero meron na namang luto. At mamaya konti lang isa-serve na yan. Kaya ngayon, magpaalam muna kami dahil kailangan kong lakarin yung mga trabaho ko sa DepEd. Kasi si Mayor Inday Sara Duterte ang Secretary ng Education. Kaya yung mga eskwelahan natin, kailangan alamin ko na kung saan pa kailangan magtayo ng eskwelahan at ano pa ang kailangan ng mga taga-DepEd. Kaya na walang sasayangin oras. Mag-i-split na kami ni Governor Diklas. Siya dun sa Kapitolyo, ako naman sa mga sekretary, maglalakad ng nakaluhod para ibigay sa atin yung mga pangangailangan natin. Kaya ko, mga kaibigan, salamat ko. Itong araw na to, hindi araw ni Governor Diklas, hindi araw ng mga mayors at board members. Itong araw na to, araw niyong lahat. Araw ng bengket. At para sa inyo lahat to, hanggang hindi natatapos yung irarapol, huwag muna kayong umuwi. Sayang din naman, may bisikleta, may tagda-2,000 premyo. Hindi lang kaya sa lahat kasi kulang ang budget namin.
Pero yung staff nyo, bago kayo umalis, may kapalit niya na bigas. Hindi na namin binigatan kasi para mabuhat nyo. Kasi pagpapigat, baka hindi nyo na mabuhat. Kaya ginahangal lang namin para mabuhat nyo pa uwi. Kaya nga sabi ko, lahat may iuuwi. Walang uuwi ng walang hawak. Huwag lang ang wallet ng katabi. Joke lang. Isa pang magandang balita, isingit ko na rin. Naalala niyo yung kwento tungkol sa babaeng lumapit sa atin na 4 na taong rinirape? Nahuli na ang rapist. At nalaman natin na top 10 most wanted person sa pinggit ang rapist na yon. Kaya nga, huwag kayong mag-alala. Hindi makakalabas ng kulungan ang rapist. Kung sakasakali na magpapiansa sila, kung sakasakali na babaluktot nila ang hustisya, huwag kayong mag-alala. Hindi natutulog ang ilog. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi sila makakalabas. At sisiguraduhin ko ang mga batang katulad niya, hindi maririnig. Kasi, yun yung hindi natin napansin nung mga nakalipas na ilang dekada. Yung rape cases. Di ba, hindi nyo alam maraming nare-rape sa binggit? Maraming nare-rape sa binggit. Kaya nga ngayon, sinisimulan ko na 2 na ang napahuli natin. At meron 2 nakakulong, 4 na ang total na nakakulong ngayon. Ako at si Governor Diklas ang magbabantay ng mga nakakulong para hindi na makalabas ng kuluan. Kaya nga, si Governor Diklas tuto pa rin niya ang pangako niya nung kampanya. Palalakihan niya ang provincial jail. Kasi, maaaring, kita niyo kulang ang 2 mikropono. Maaaring, magtataka kayo bakit si Congressman niya rape ang sinasabi. Kasi nakita ko yung rinip. Yung picture ng batang 10 years old na pinatay pa, hindi katanggap-tanggap. Yung 16 years old, 15 years old, 11 years old na rename ng isang tao lang, hindi katanggap-tanggap. Yung simula 14 years old siya hanggang 19 years old siya, rinirame siya, pero wala siyang malapitan. Nung tayo ay nakita niya naglakas loob siya. Kaya ngayon, tapos na ang takot niya sa buhay, nakakulong na ang rapist niya. Stepfather pa niya ang rapist niya. Kaya nga ngayon, ito ang isa pang tututukan namin. Bakit crime? Kasi kung masisigurado ni Congressman niya ang naligtas sa bingit, yung mga magtatrabaho, hindi kayo kakabahan na yung anak niyo, yung apo niyo mag-isa lang sa bahay. Baka may mangyaring masama. Gusto niyo ba ng peace and order sa bingit? Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako parehas ni PRRD. It will not be bloody. Magastos lang dahil makakainin natin sa kulungan ang mga kriminal. Pero walang mamamatay. Ikukulong natin lahat. Okay ba yun? Kaya yan ang advocacy natin. Huwag na kayong magtaka kung maraming pakukulong na rapist at killer. Ipagtatanggol namin kayo ni Governor Diklas. Hanggat nandirito ang Yap, hanggat nandirito ang Diklas, sisiguraduhin namin na ligtas ang kabigitan laban sa mga rapist at laban sa mga killer, yung pumapatay ng bata. Kaya po, mga kailan, salamat at makikipag-meeting po tayo sa Baguio, doon po sa DepEd, sa provincial, at aalamin ko na ang mga pangangailangan. Bukas, DPWH naman, yung convention center, yung aquatic center naman ang mimitingin natin. At itong gym na to, pag-aagandahin pa natin dahil may 50 million na budget na to.
para yung mga kasalita point sa preacher, maganda-ganda na ang upuan after this year. Okay po yun? Magkikita-kita po tayo dahil kapag naayos ko na ang national, doon sa barangay nyo, doon sa sityo nyo, makikita nyo na naman ang igurog na inchik ng inyong anak na si Congressman Yap. Papasyal at iikot para magbigay ng tulong sa mga kailan natin. Salamat po! Mahal na mahal ko kayong lahat! At magsama-sama tayo. Tandaan nyo yung sinabi ko, ha? Huwag na huwag kayo mag-aaway para sa politiko. Hayaan nyo ang politiko mag-aaway-aaway para sa inyo. Okay? I love you all po.